Defense Secretary Gibo Chudoro nagulat sa Department of Foreign Affairs. Secretary Manalo legit at totoong pumayag ng mga pag-usap sa Chinese Foreign Ministry. Pero agad nagbabala sa Secretary Gibo kay sa Secretary Manalo. Huwag kang masyadong magpauto. Sinungaling ang mga yan. Pero trabaho daw kasi ng DFA na pakalmahin ang umiinit na tensyon. Pero sa part ng Armed Forces of the Philippines, tuloy ang pagbuo ng Sierra Madre at di kailanman magpapaalam sa China pag magre-resupply mission. Our DFA is well aware of our constitutional constraints and our necessity of not giving a square inch. But the mandate, I think, is to de-escalate tensions right now. Kaya na nilang balansehin yon and iintay na lang namin ang pasabi. But not stop the war, no? No. Neither seek permission to. Binatikos naman ni Professor Renato Di Castro ang DFA. Ba't kayo pumayag? Malaking kalokohan niya. Di pa ba namumulat sa katotohanan? Kakausapin tayo. Uutuin, isang malaking patibong, di ba? Walang kwentang kausap yung mga Chinese at pagsisisihan raw ng Department of Foreign Affairs makipag-coordinate sa mga bulaang incheck. So what are you saying, Professor? Na hindi naman gagana yan, wa-effect yan, yung mga hotline na yan. Oh, in the first place, tatawagan mo yung Foreign Ministry or even si President Xi Jinping. But the order itself is coming from no less than President Xi Jinping. Correct. Oh. Unang-una ho, nung ginamit po yan, tumawag ho tayo, it took them about, I think, 9 hours bago sagutin. Pangalawa ho, nung sinagot naman daw ho, pinagalitan pa ho tayo. Sabi nyo sa atin, don't use the hotline as a channel for complaints. If you have any complaints, direct it to the Chinese Embassy in Manila. Kahapon, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na matatapos na ang Balabac Air Base sa May Palawan. Mukhang ito na ang inaantay ni Defense Secretary Gibo para bumili ng bagong F-16 mula sa US at Just 39 Gripen mula naman sa Sweden. Matalino rin talaga tong si Secretary Gibo. San mo nga naman i-deploy ang bagong fighter jet, diba? E di doon sa malapit sa posibleng pagmulan ng malaking gera. Makakaasa raw ang lahat na magkakaroon tayo niyang karagdagang multi-role fighter jet. Para kay tayo umorder ng barko, wala tayong dadaungan. Para kay tayo o-order ng aeroplano, wala tayong paghahangaran. Wala tayong imbakan ng gasolina. So ginagawa namin yon. Secondly, naghahanap na rin kami ng tenders para sa karagdagan mga kapabilidad. Kesa sa cyber, kesa barko, kesa sa aeroplano. Pero ang prinsipyo nito, ito ay manggagaling sa bansa na kaalyado dapat natin at merong kaparehas na interest natin, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. And then dapat sustainable ito, kakayanin ng ating budget, bagamat ako naatasan ng presidente na maghanap ng creative na financing schemes kung paano natin mabibili ito. Pero ang MOOE ay dapat galing sa gobyerno. Kaya sinasabay po natin ito. Mahirap po ang haphazard na pagbili ng mga systems na hindi nakalatag ang kakayahan na masustain ito at patakbuhin ito ng tama. Kung hindi, si Juan de la Cruz ang magsasuffer. Sayang ang pera. Kung ang mga Pilipino kaya ang tatanungin, pabor ba kayo sa China-Philippines Hotline of Communication? O isang malaking patibong at kalokohan lang yan. Ikomento sa baba ang inyong salubin.